loud horn. So 7 sounds siya. 7 sounds, 12 volts, 100 watts. So na-unbox ko na kasi to. So bale, ito yung ano yung pindutan niya. Tapos kapag salita ka, ito pindutin mo. So ito yung holder niya. Pwede idikit para maisabit to. Ayan. Ito yan, sa loob. Pakita ko sa inyo mamaya. So ito yung yung siren loud speaker horn natin. So bale, ikakabit ko pa lang siya dito. So idudugtong lang muna natin yan. So bale, para for safety purposes, yung wire natin, gumamit lang tayo ng makapal kasi minsan sa sobrang init hindi kinakaya ng wire na susunog. So gamit tayo ng makapal na wire para mas safety tayo. Tapos lagyan na rin natin ng ito, wire cover. Protection na rin yan sa init. So bali ngayon, pagkadugtong natin dyan, i-rerekta ko na lang muna sa battery yung negative at saka positive. I-rerekta ko na lang yung dulo niyan. Pwede rin yan. Yun nga lang, hindi ko ina-advise yan kasi unsafe yan. So lalagyan natin ng fuse yan, yung fuse holder, para safety tayo. Tapos baling, ito yung itong isang wire na to, galing rin dito yan. Yan yung wire na itim na yan. Bale, pinatagos ko lang yan dito. Yan, ito na yan eh. Yan, tinagos ko lang dun sa loob. Yan. Makikita nyo? Yan. Nakikita naman. Ito. Dito. Pinatagos ko lang yan. Kung nakikita nyo yung aninag na yan, dyan ko pinalusot. Tapos pinagapang ko lang dito. Tinakpan lang ng cover. Yan. Tapos pinalusot ko na dito. Bale, ito yung pinaka yan ang pinaka ano nyo eh. Pinaka pindutan. Bale, ito. Dudugtong lang natin to. Dito. Ano. Lalagay lang natin yan. So yan. So yan, nadugtong na natin. Yan. May dugtungan na siya. So pwede ka nang mamili ng tunog dyan mamaya. I-coconnect na lang muna natin dun. Rekta na lang muna sa battery. So kanina yung holder na yun, naghahanap pa ako ng sabita kung saan ko pwede isabit. Yung hindi abala sa akin. Kasi usually dito ko lang muna nilalagay yan eh. So mamaya tingnan natin kung saan natin pwedeng lagayan. So i-coconnect na lang muna natin yung positive at saka negative dito. Yan, rekta yan sa battery. Pero lalagyan natin ng fuse yan para mas safe, kasi mostly nakikita ko sa YouTube puro nire-rekta nila sa ano eh, sa battery. Eh unsafe yung ganun. So lagyan natin ng fuse yan, yung fuse holder. Kabit natin sa fuse box. Kasi marami yung fuse dito, pwede natin i-connect yan. Siyempre, kailangan natin ng magaling na electrician. Punta natin si Mang Boy mamaya. So, ito na. Na-connect na natin. Ayos na natin yung wire cover niya. Nalagyan na natin. So, na-connect na natin ngayon sa negative at positive. Yan, oh. So, yan. So, testing na natin. Pakinggan natin yung tunog. So, pakinggan natin yung tunog ngayon kung gaano kalakas. So, eto. Testing natin. Ayan, lakas. Sakit rin pala sa tenga.
Konti-konti lang pindot natin, malakas pala. Nakabulabog ng kapitbahay. So, malakas pala talaga. So yan. So ito yung usually na ginagawa nila. Rekta sa battery. Negative, positive. Napakadali lang. Pero gagawin nga natin ng fuse yan para mas safe doon tayo sa ano. Kasi nakakaalam dito yung electrician ko na kapitbahay eh. Umipat ng bahay, so puntahan natin mamaya. Pero bawal to ha. Bawal yan. For video purposes lang to. Siyempre, pang vlog lang natin yan. Diba? Aminin nyo, ilan sa inyo meron ganyan. Nakatago lang. So, dapat ang original na talaga na nakakabit dapat to, dito dapat yan. So, nasobrang ko ng pihit. Kasi dati ito, dati dito. So, nilipat ko siya dito para magkasya to. Kaso naman sobra ako ng pihit. Naputol. Wala na akong mapaglagyan. Kaya dito ko na lang nilagay. Dapat nakataob yan ganyan. Ganito dapat. Ganyan. So nakaganyan na lang. Yan. So syempre magtatanong kayo, oh, saan nakatutok yung tunog niyan? Ano kaya, gano'n kaya kalakas yan kung yung hood mo eh nakasara na? So sige, ititesting natin. Testing. Okay na ito, yun na yata eh. So, titesting natin kung gaano kalakas na nakasara yung hood. So, testing. Malakas pa rin. Malakas siya kahit nakasara yung hood. Rinig na rinig pa rin sa labas. Kasi usually yung iba, dito nila nilalagay yan eh. Yan, dito sa ilalim. Eh, ayoko namang lagay dyan masyado ng malayo. Okay na yung kago. So dito tayo ngayon kay Mang Boy. Yan. So, ito na, lalagyan na natin ng fuse. Bale, ito yung positive. Ito yung positive. Ito na yung fuse natin, sariling fuse na yan. Yan. So, yung kaso por kaso nga, hindi, yung wangwang natin, hindi masisira. Kasi hindi na siya nakarekta sa baterya. So, yung fuse na yung masisira, yun yung papalitan na lang. Wala pa. So, yung tip natin dyan, every time tayo nakakabit ng fuse, laging nasa positive dito. Sa positive lang lagi. Yan, sa positive lang. So, yung sa negative, wala na yan, rekta na yan. So, sa positive, ito yung positive. So, kung magka-short circuit man, ito lang madadali. Ito lang matutodas. Ito lang yung papalitan natin, yung fuse. So, testing natin. So, testing natin. So, yan. Kumagana na. Ayos na. So, sana nakatulong. Ayos na. So, sa mga nag-request, hindi nasama yung mic kasi. So, akala ko kasi defective. Kasi yung una kong try dati, ayaw tumunog o hindi ko lang narinig. Medyo mahina lang yung mic niya eh. Hello, hello. Yan. Tabi, kamote. Tabi, tabi. Dadaan ako kamote. Tabi. Yan. So, ganyan lang siya kalakas yung mic niya talaga. Hello. Tabi, tabi. Yan. Tabi, kamote. Tabi. Yan lang yung lakas niya. Pero sa mga sirena niya,
yun ang the best kasi malalakas talaga yung medyo habaan natin, 5 seconds. Kas. Sirena na. Wangwang na yan. Yung aso ko nag-uungulan na. So, yan na. May mic na tayo. May mic na. Tabi. Ayan. Ayos na.